Hello, Marcos Park. Kamusta kayo? Sabi na, Marcos Park, pag-uusapan natin ng ang mga pang-akit ng babae na bentang-benta sa lalaki. At kung handa na kayong lahat ay mag-start po tayo. At muli, be inspired! At ang unang pang-akit ng babae na bentang-benta sa lalaki, ang patingin-tingin ng pagtitig. Kasi Max pa din ang unang bagay na talaga namang bentang-benta sa aming mga kalakihan. At malakas mang akit yan para sa amin ka-inspire. Mas lalo kaming na-attract sa babae kung ganyan sa amin. Dahil ang lalaki ay lalaki. Talaga namang magkakaroon ng interest ang lalaki sa iyo kung ganyan ka sa kanya. Kahit boyfriend mo na yan, kahit asawa mo na yan, mas lalo siyang talaga namang ka-inspire, maakit sa iyo. Dahil gusto ng kalakihan niya. Base na rin sa karanasan ko at sa karanasan ng mga kaibigan ko at kakilala ko at napag-uusapan namin talaga naman. Talaga namang nai-open pa nila sa amin, di ba? Halimbawa, may tumititig sa kanilang babae. May tumitingin sa kanilang babae. Nai-open nila sa amin na yung katrabaho ko, yung kaklase ko, yung kapitbahay natin. Tingin ang tingin sa amin, tingin ang tingin sa akin. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng interest doon dahil na-share niya nga sa amin, di ba? Nakwento niya nga sa amin. Ibig sabihin, iniisip-isip na rin yun. Eh hindi alam namin mga kalakihan noon pa na pag ang isang babae iniisip-isip namin, mas lalo kaming na-attract dito. Nadadagdagan ng value nito at nagkakaroon kami ng interest dito. Dahilan kung bakit ang isang lalaki sa katagalan ay nai-in love. Kakaisip doon sa babae na panaitingin sa kanya. Sipin nyo, nagsimula lang sa patitig-titig ng babae, nagsimula lang sa patingin-tingin ng babae, na-in love yung lalaki. Bakit? Kakaisip. Isip ng isip. At saka isa pa, nagpapakita rin niya ng parang sabihin natin sa real talk lang, motibo ng isang babae. Ano pa? Interest ng babae. Ano pa? Pagkagusto ng babae. Diba? At gustong gusto ng mga lalakihan na ganun, na merong nagkaka-interest sa kanila, na merong nagagawapuhan sa kanila, na merong napopogian, nakikitan sa kanila. Gustong gusto ng mga lalakihan nun, na merong babaeng talagang nai-inlove sa kanila, na merong babaeng nagkakaroon ng malaking interest sa kanila, dahilan kung bakit. Titik ng titik sa kanila ito at tingin ng tingin sa kanila, ka-inspired. Sigurado ako, bentang-benta yan sa aming mga kalakihan. Yung patingin-tingin nyo, napakalakas mang akit niyan. At sigurado ka-inspired, hindi ka malilimutan agad ng isang lalaki. At ang pangalawang pang-akit ng babae ka-inspired na bentang-benta sa isang lalaki is ang sexy na pananamit. Yan ang pangalawa ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, real talk lang. Sa totoo lang tayo. Alam nyo mga ka-inspired, ang lalaki talaga ay lalaki. Talaga naman naakit kami sa mga babae na sexy kung manamit. Pero hindi naman yung sobrang sexy na kita na yung kaluluwa nyo. Dapat yung sexy na sapat lang, alam nyo dapat kung ang limitasyon nyo. Diba? Pwede ka naman maging sexy kahit na hindi naman sobrang iksi ng suot mo. Pwede ka naman maging sexy kahit na hindi sobrang fit ng suot mo. Pwede ka naman maging sexy kung hindi naman masyadong luwa ang dibdib mo. Pwede ka naman maging sexy kung sa simpleng suot lang, diba? Nasa nagdadala yan. Oo, ka-inspired. Nasa nagsusuot yan. Nasa pagkilos mo yan at sa pag-act mo yan. Oo, kaya naman yung iba masyadong daring, masyadong sobrang sexy. Tuloy, imbis na hangaan sila ng purong paghanga, may kasama ng, alam nyo na, ka-inspired. Dapat sapat lang, dapat kabisado mo ang katawan mo, ang sarili mo, ang sinusuot mo, upang hindi ka man maging magsuot ng sobrang tindi. Kahit simpleng suotin mo lang, magiging sexy ka dahil kabisado mong bagay sa'yo, is okay na yon. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, alamin mo kung anong bagay sa'yo. Alamin mo yung mga damit na sasakto lang para hindi ka mabastos. Pero magiging sexy ka pa rin. Sapagkat sa pag-aaral ko, sa observation ko, sa sariling karanasan ko, talaga naman ka-inspired. Ang mga kababaihan na palagi nagsusuot ng sexy na damit ay napakalakas ng attraction. At talaga namang makakuha ng malaking interest sa mga kalakihan at ang boyfriend nila at ang asawa nila ay mas lalong magiging malambing, mapagmahal at mapagpahalaga sa kanila. Alagaan niyo ang sarili niyo, tulungan niyo ang sarili niyo at palagi mong isipin ang mga sinusuot mo. Babae ka, okay lang na magsuot ka ng medyo sexy. Medyo sexy sapagkat bentang-benta yan, pang-akit ng kababaihan sa kanilang mga partner. O kung single ka, sa manliligaw mo lalo, ka-inspired. At ang pangatlong pang-akit ng babae, ka-inspired na bentang-benta sa lalaki, ang malanding tono ng boses. Sino pangatlo, ka-inspired? O pumaka-inspired? Ewan ko, basta napakalakas talaga ng pang-akit ng ganyan ng babae. Sinasadya nyo man o hindi,
Alam nyo man, aware man kayo sa ginagawa nyo o hindi. Basta yung tono ng boses ay talaga namang sabihin natin mapangakit, malumanay, mahina man o pero parang talagang masarap sa tingin yung boss nyo. Diba? Kabaliktaran kung napakaingay mo, napakalakas ng boses mo, napakanagir mo. Igiltigilan mo yan kayo sa walupang ang partner mo. Ay talaga namang hindi naman magsawa at matoksikan sa'yo. Gusto na mga kalakihan yung babaeng babae. Hindi lang sa itsura, hindi lang sa katawan, hindi lang sa sinusuot, pati sa pananalita at tono ng boses. Kaya kung gusto mo na isang lalaki mas lalong makakit sa'yo, partner mo man o hindi, talaga namang ka-inspire ang tono ng boses mo ay ayus-ayusin mo. Kaya nga palagi ko yung tinuturuan na huwag kayong laging galit, huwag kayong laging toxic, huwag kayong laging makipag-awit, huwag kayong laging high blood. Matuto kang ngumiti, maging positibo at maging mabait sa partner mo upang sigurado ang boses mo ay damay na. Magiging malambot at malandi, parang malandi ang tono ng boses mo. At ang lalaki, ang partner mo, o mga lalaki sa paligid mo, mas lalong maaakit sa'yo. Ka-inspire. At ang pang-apat na pang-akit ng babae ka-inspire na bentang-bento sa lalakis, ang pagdikit ng katawan. Mas makasipan sa mga bagay talaga naman. Kapag nagawa mo, ay siguradong maaakit ang lalaki sa'yo. Bentang-bento sa amin yan dahil gustong-gusto namin yan. Kaya nga bentang-bento ay gustong-gusto. Diba? Yung kuya, may asawa ka. Diba? Padikit-dikit ka ng katawan mo, yung dibdib mo, dinidikit mo sa mister mo, o yung pag natutulog kayo, di ba, yung pag nakatagilid, nakayakap yung mister mo sa'yo, nakatagilid, dinidikit mo lalo yung puwet mo sa ano niya, di ba? Sawa mo naman yan eh, yung pagdikit ng katawan, tamang yakap sa likod niya, tamang yakapan nyo, magkaharap man kayo, o ano man, halikan man yan, holding hands, hawak sa braso niya, talaga, kung ano mang hawakan mo, pagdikit ng katawan sa isang mga bagay na bentang-benta sa mga kalakihan ka-inspired. Kahit boyfriend mo, dapat sa boyfriend mo may limit lang. Dahil boyfriend mo pa lang yan. Minsan nga, di ba, kahit na sabi natin office mate nyo, kaklase nyo, katrabaho nyo, kaibigan nyo, sino man yan sa buhay mo, hindi mo, basta hindi mo pa partner, nagkadikitan lang kayo ng kamay kung ano-ano lang iniisip mo eh. Kung ano-ano lang iniisip niya. Parang ano na kayo, nagkapakiramdaman na kayo. Dikit lang ng kamay yun ha. Hindi sinasadya. O, ganon ang power of touch. Diba, nagkadikitan lang dahil ang lalaki. Masculine energy, nararapat sa feminine energy. Enerhiya yan, ka-inspire. Na siya namang nagdalagay ng kuryente sa katawan natin. O pumaki-inspire, alam nyo nang ibig sabihin. At ang partner mo ay mas lalong ma-addict sa'yo. Mabentang-benta sa mga kalakihan yan yung pagdikit ng katawan ng babae sa kanila. Talaga naman, mas lalo siyang masasabik sa'yo, ka-inspire. At ang panglimang pang-akit ng babae, ka-inspire, na bentang-benta sa lalakis, ang mabangong buhok, ismaks pa niya ng panima. Alam niyo mga kispark, gustong-gusto talaga ng lalaki, ng isang babae, na merong napakabangong buhok. Lalo na pagbagong ligo. Kaya nga, base na rin sa pag-aaral, sa obserbasyon ko, nangyayari ang labing-labing. Diba? Pagdudu, yung paglalabing-labing, alam niyo na ibig sabihin, na mga mag-asawa. After maligo talaga ng babae. Diba? Minsan nga, nabulat pa yung babae, bilalan sa sinusungga ba ng mister niya. Ang bango kasi, malayo pa lang naamoy niya. Napakalakas mga akit niya. Kahit pa sa beting nakasakay ka ng jeep, sasakay ka ng bus, o saan man sakay niyan, pag meron kang mabangong buhok, nagtitinginan yung mga tao sa'yo, lalaki man o babae, lalo ng mga kalakihan. Naglalakad ka, dumaan ka lang sa mga nakatambay, naamoy yung mabangong mong buhok, talaga namang maakit sila sa'yo. Kaya napakakahanga-hanga ng mga kababaihan na maalaga sa kanilang buhok. Hindi lang pinapaganda, kundi lagi pang mabango. Ano bang shampoo mo? Diba kay Inspired? Ganyan lang yan kay Inspired. Sa isang mga bagay na malakas mga akit sa mga kalakihan. Pang-akit ng babae, alam niya man o hindi. Pero bentang-benta sa aming mga kalakihan, ang mabango niyang buhok, ang mabango mong buhok, kay Inspired. At ang pang-ano yung pang-akit ng babae kay Inspired na bentang-benta sa lalakis, ang tapusin ng gawain niya. Yan ang pang-ano kay Inspired. Kaya naman napakahalaga ng isang babae ay marunong talaga magpusa. Diba? Masipag, marunong. Hindi yung hinahayaan niya lang palagi ang partner niya, hindi niya tinutulungan. Tulad sa mag-aasawa, yung mister niya, ang daming ginagawa. Eh minsan, ikaw nang tumapo sa mga gawain niya. Halimbawa, yung mister mo, sabihin natin siya yung naglilinis ng bahay, ikaw yung tagalaba, pero wala ka na rin namang ginagawa, gusto pa magkumilos-kilos. Ikaw na yung tumapos ng mga iba niya pang gawain. Diba? Minsan, sabihin na yung iba dyan, nag-aaral pa. Alam ko, may mga nanonood sa akin dyan, mga college student. Tulungan mo yung boyfriend mo, diba, sa mga iba niya pang ginagawa sa school o sa trabaho naman,
Let's say, napakadaming ginagawa ng mister mo, ng boyfriend mo, sa trabaho niya. Yung iba niyang gawa, hindi niya na magawa. O ikaw na yung bahala. O kung ang boyfriend mo, halimbawa, ay vlogger. O ikaw na yung mag-edit. Kung kaya mo lang naman. At sa mga bagay na pwede mong matutulungan ng partner mo, ikaw na tatapos na iba niyang gawain ka, inspired. Mas lalo kang mamahalin ng lalaki. Dahil mahuhulog lalo ang loob niya sa'yo. Dahil napakabait mo at napakasipag mo pa. May pagkukusa ka at talaga namang iniisip mo ang kalagayan niya. Hindi mo siya pinapabayaan. Lagi mong iniisip na para makapagpahinga naman siya. Opo, napakasweet man kind spark. Gawin mo yan. Maging considerate ka sa partner mo. Maging caring ka sa boyfriend mo. Maging mapagmahal ka lalo sa mister mo. Minsan, yung mga bagay na ginagawa niya, ikaw na ang tumapos. Lalo na kung marami siyang ginagawa. Para matuwa sa'yo lalo ang isang lalaki. Bentang-benta yun sa aming mga kalakihan. At napakalakas mang akit yan kung bakit mas lalo kami nagpapahalaga sa isang babae kay Inspire. At ang pangpitong pang-akit ng babae kay Inspire na bentang-benta sa lalaki is focus at interesado makinig. Ismax pa dyan ang pangpito. Alam nyo mga Inspire, napakalakas ng attraction kapag ikaw ay laging nakapokus at interesado kapag nagsasalita o nagkukwento o merong sinasabi ang isang lalaki. Yung nakapokus ka talaga habang sasalita siya. Diba? Ang ibang babae kasi gusto nila sila yung nagdadaldal lang eh. Yung ibang babae gusto niya sila yung nagsasalita. Kaya ang give and take. Kung gusto mo magsalita ka, magkwento ka, pagkwentohin mo din yung lalaki, magpakita ka ng interest. Diba? Focus kasi yung sabi niya. Yung iba nakikinig nga pero parang hindi naman interesado sa sinasabi ng lalaki. Hindi talaga yan. Pero ang gusto mo ng lalaki, hanap-hanapin ka. Mas lalong mahulog sa'yo. Magustuhan ka. At talaga naman kay Inspired, bentang-benta sa mga kalakihan yung marunong makinig na babae. Hindi yung parang ano, parang antigas ng ulo, parang gusto niya, siya lang yung pinapakinggan, pasok sa kabila, labas sa kabila. Para bang walang pakialam sa kinukwento o sinasabi ng partner niya. Huwag kang ganyan kay Inspired. Gusto ng mga kalakihan, sa yung sa mga sikreto kung gusto mo na mas lalo kang palagaan ng partner mo o ng sino man tao sa mundong ito, matuto kong makinig sa ibang tao at huwag mong isipin ikaw na ang pinakamagaling sa lahat. At makikita mo, palagi kanyang gustong makausap kay Inspire. At ang pangwalong pang-akit kay Inspire ng isang babae na bentang-benta sa lalaki, ang ipagluto siya ng gusto niyang pagkain, yan ang pangwalo at pinakahuli kay Inspire. Yan yung mga Inspire, napakagusto namin yan. Gawin mo yan sa partner mo, lalo sa asawa mo o sa boyfriend mo. Ang ipagluto siya ng gusto niyang pagkain na, yung gusto niya. Dapat alam mo kung anong paborito niya, di ba? O favorite niya. Parehas kami, yung sinigang na baboy. Di ba? O ipagluto mo siya nun. Sigurado ako kay Inspired, mas lalong matutuwa sa iyan, mas lalong may in love sa iyan. Dahil una sa lahat, doon pa lang sa effort mo, sa paghihirap mo, alam niya yun, aware siya doon. Tapos binubusog mo pa siya, nabubusog pa siya. Hindi lang ng pagkain mo, kundi ng pagmamahal mo. Napakalaking ano yan, impact niyan kay Inspired, kaya huwag kayong maging tamad. Yung sinasabi ng iba kay Inspired, di ako marunong magluto. Eh di pag-aaral mo magluto, di ba? Hindi ako magaling magluto, eh di magsumigap ka pa para maging magaling ka magluto. Huwag kayong laging maghanap ng dahilan. Maghanap kayo ng solusyon at para magawa niya. Ang partner mo, mas lalong bentang-benta yun sa kanya, lalong kanyang magugustuhan, mas lalo kanyang mamahalin, at mas lalo siyang maaakit, masasabik sa'yo ka-inspired. Sumas mo lang po na maraming salamat mag-inspired sa pagtapos po ng vlog na ito. So, huwag pong kalimutan na mag-like, comment, mention na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay nakasubscribe po mag-inspired at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago po akong i-upload na video. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakimess lang po ako sa aking Facebook at pakichat ako, mag-usap tayo. At hindi naman po libre dahil magbibigay ako ng oras sa inyo. Maraming salamat mga Inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be Inspired!